So yan, kasama natin si Eileen. Nandito kami sa Sports Park, Kodomo no Mori Sports Park. So parang English Kids Sports Park. Ayun. Dito kami nagpunta kasi gusto kong samahan niyo ako na kamustahin si Eileen, kung ano yung mga pinagdaanan niya sa first trimester niya. Ayun. Di ako ready. Di ako prepared dito sa interview mo. So, ayan. Laman ka. Ano, pakiramdam na yun nga. Nagkakaroon na tayo ng first baby. Anong feeling? Siyempre, masaya. Masaya kasi nagbunga yung ating pagmamahal. Yes. Anong mga sa tingin mo na nagbago? Ano nagbago? I mean, yung nagbago na napansin mo sa atin. Sa atin? Nung simula nung nabuntis ka. Nagbago? Siguro paglabas pa lang ni baby, doon pa lang may magbabago. Ang ganun ba? Oo, ngayon kasi ano pa din. Nalagamo pa rin ako, ganyan. Siyempre, kailangan. Kasi pag lumabas na si baby, tatlo na tayo. Dalawa lang kayo alagaan ko. Doon na mag-start yung ano. Yung ano ba? Hindi ako marunong dito sa mga question and answer na to. So yun, anong mga pinagdaanan mong pakiramdam throughout nung ano, yung buong trimester mo, yung mga noong sa first trimester ko, syempre dun yung first time ko, syempre yung mga naramdaman ko ganyan, mahirap pagsusuka, ganyan, pagsasakit ng puso, malakang ganyan. Tsaka nagkaka-spotting ako, di ba? Oo, kasi medyo maselan. Oo, maselan. Yung mahirap pag maselan. Tapos, ano, tumigil din ako sa work kasi nga, maselan mo, hindi ko kaya. Kasi, pwede naman siya magtuloy, sabi ng doktor, pero mas pinili namin na patigilin siya. Ako, mas pinili ko na patigilin siya sa pag-work kasi ano yung may pera kung kapalit naman yun eh, yung buhay na baga parang pinapangarap namin na magkaroon, diba? Ayun, pinili namin na patigilin siya mag-work para sa bahay lang siya, pahinga lang siya. Ito yun. Kaya ayun, ngayon, okay naman siya, okay naman si baby. Nasa stage na kasi ang second trimester. Okay. Kaya medyo okay-okay na. Kasi noong una talaga, ayos hindi siya makakilo sa bahay, diba? Kaya talagang ako nag-adjust ako sa sarili ko na kailangan kong yun nga, mas lalong dobling alaga kay Eileen. Intindihin siya kaysa intindihin siya kasi yun nga yung kalagayan niya, magiging kalagayan ni baby. Ayun. So yan, tapos ka na sa first trimester mo. So ngayon, anong feeling mo na natapos mo yung trimester at ano nung feeling mo ngayon na parang medyo okay ka na? Ngayon, siyempre, nung natapos ko na yung first trimester ko, mas ano, gumaan yung pakiramdam ko, ganyan. Tapos ano, ayun, nakakakilos na nga ako, ganyan. Tapos medyo ano, yun, bumuti yung lagay ko ng ano mo, second trimester ko. So yun, mag-performance na ka din kasi yung chan nyo ngayon. Kanina nga nung nasa bahay kami, di ba? Nakaiga ako sa hita niya, tapos yun nga, gigis ko si baby, tapos bigla ako nagulat kasi biglang lock niya, di ba? Tapos sabi siya nagulat ako ng ganun kasi nga parang ang laki, ganun, biglang lumak. So yun. Sa palagay mo, anong gusto mong maging anak natin? Boy or girl? Boy or girl? Sa ngayon, pag una kasi, pag first, kahit ano, basta healthy siya, ganyan. Sabagay. Kahit ako ganun. Pero kung, alibaw, kung pumili ka ng isa, ano gusto mo?
Nalilito na ako kung boy or girl yung gusto ko ngayon. Dati girl. Gusto ko boy, mm. pero ngayon parang gusto ko rin girl. Ewan ko, nalilito na ako kaya kahit ano, wala. Kung ano man ibigay sa amin. Bagay ako rin, basta maging healthy lang si baby. Mm-hmm. Paano halimbawa pag naging boy? Okay din kasi, ano, matagal ko na life kasi dati nung gusto. Kasi konti lang din yung, ano ko, yung boy sa amin sa family ko. Tsaka wala rin ng kapatid na lalaki, ganyan. Pero gusto ko siya maging, ano, anak, kapatid, ganyan. O, pwede, pwede. Tapos kasama ko siya sa anin. Sa basketball, ganyan, sa camping, mga outdoors, mga sports activities na nagawa ko. Kasama ko siya. Tapos ikaw yung pag-uwi namin, ah, nalaban mo ito na. Hindi ako kasama. Ay, sama ka siyempre pagkakas. Pero halimbawa, may mga time na, labo mo ito kasi yung anak mo, nag-gano'n sa putikan, gano'n. ilang gusto mo maging anak natin? Max, tsaka yung minimum. Ano? Siguro ano? Tatlo? Tatlo? Oo. Pwede din. Dalawa okay din. Pero parang mas masaya din kasi pag ano? Tatlo? Oo. Medyo madami. Siguro ako din ganun. Max na siguro 3, tatlo. Oo. Tapos minimum dalawa. Para kasi siyempre may kalaro si Ben. Oo. Para hindi niya ma-feel na alone siya. May kakampi siya pag... Oo. Lalo na pag inaaway ng mami nila. So, yun lang muna yung mga katanungan natin kaya yung interview natin kasi tapos na siya sa kanyang first trimester kaya congratulations love sa'yo at sa atin, sa akin. Dahil yun nga, nakatapos tayo ng first trimester mo. At yung susunod naman na journey natin na yung sa second trimester mo hanggang sa lumabas si Bay. Kasi...